blessed morning sa bawat isa sa atin. Ipagpapatuloy po natin yung ating series sa Book of Acts. So matatapos na siya. Mamaya makikita niyo yung outline, nasan part na ba tayo. Pero konting review. So, ina-acknowledge na ba na kayo ay citizen ng Kingdom ni God? So, we receive a kingdom that cannot be shaken, sabi yan ng author ng Book of Hebrews. We receive a kingdom that cannot be shaken. So, ang mundong ito, sineshake ng Panginoon. Nasheshake tayo, tama ba? Sa mga pangyayari personal sa ating buhay, nililiglig tayo. But the reality, if we are in Christ, we have received a kingdom that cannot be shaken. We cannot be easily moved. The people of God, yun yung reality. And if we are in Him, we receive that promise. We receive the privilege. And last week, we talk about hindi lang privilege yung na-receive natin, kundi yung duties. So, John 1:12, sabi po doon, sabi sa John 1:12, as we receive Him, we gave them the, He gave them the right. He gave us the right to become the children of God. For those who received Him, who believed in His name, He gave them the right to become the children of God. So, sa John 1:12, yung receiving and believing is somewhat synonymous. So, if you receive the Lord, you believe in the Lord, the kind of belief na sinasabi. Are we the children of God? Tayo ba'y mga anak ng Diyos? Of course, we are. At ano yung privilege na yun? Alam nyo ba sa story ng prodigal son? Dun sa story ng prodigal son, nung bumalik yung anak na tawag doon, nagwaldas nung mana. Ano unang ginawa ng tatay? Na remember, ano unang ginawa ng tatay? Pagbalik ng anak. Sinuotan siya ng singsing. Sinuutan siya ng singsing, meaning, binabalik na sa kanya yung authority ng pagiging anak niya. We are children of God. And that's who we are, our identity in Christ. And napaka-laking privilege that by the grace of God, once we were His enemies, but now we call, He called us into a kingdom. And we have the duty to obey, we have the duty to pay, and the duty to pray. Yun po yung napag-aralan natin last week as heavenly citizen. So let's continue on our journey. So makikita nyo yan, yung parang timeline or yung story ng Book of Acts. So makikita natin yung mga yung chapter 1 to 12. Ayan yung iba't ibang mga pangyayari na pinag-aaralan natin, and mostly Acts of Peter, yung story ni Stephen, ni Philip. Andiyan pa yung mga iba't ibang stories. So nandito na po tayo sa part na ito. Church leader on trial. So nasa last page na po tayo ng Book of Acts. And we are now, inire-ready na natin yung susunod na series natin. So, andito na tayo sa conspiracy, chapter 23. Matatapos na, praise the Lord. Biruin mo, napakabilis. Hindi natin namalayan. Ang haba po ng Book of Acts, 28 chapters. So yung halos kalahati niya ay patungkol sa acts ni Paul, sa mga gawa ni Paul. Pero ang katotohanan po niyan, it is the acts of the Holy Spirit. So Jesus died for the world, and then the resurrection, the gospel of Christ, and then the acts of the Holy Spirit, and the church as the witness to the world. So yan po yun.
So, journey ni Paul sa Acts 21, nag-review lang, nag-journey po si Paul sa Roma. And, yun po yung di ba from Ephesus, bumalik siya sa Jerusalem. And then, yun na yung unang pagkakataon na nag-defense siya sa mob, yun yung last week. So after ng report, nagkaroon ng arrest kasi nagkaroon ng false accusations din. And then defense, first defense, his first defense sa mob. And then dinala siya sa council, his second defense. And yun po yung ating pag-uusapan ngayon. False defense before the council. Sino po dito ang nag-defense na ng thesis? Anong feeling? Diba? Pag kayo ay nasa parang nasa isang lugar kung saan yung mga teachers nyo or mga boss nyo, and you are making a defense. So dito, may defense si Paul. Kung mapapansin natin, yung first defense niya sa mob, he talks about his testimony. Ngayon, anong makikita natin sa second defense niya? Nasa council na siya, Sanhedrin. So, we will be talking about this 1, 2, 3, 4, 5, 6 main points ngayong umaga na habang hindi po natin binasa yung Acts 23 verses 1 to 10. Yun po yung passage natin. Hindi na natin binasa kanina, pero hihimayin po natin bawat verse as we journey ngayon dito sa sermon natin ngayon. So, unahin na natin yung verse 1. Paul, looking intently at the council, said, "Brethren, I have lived my life with a perfectly good conscience before God up to this day." Tumingin si Pablo sa kanila at sinabi, "Mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito." So yung verse 30 na sinundan niyan, dinala siya sa mga pinuno. Nais matiyak ng pinuno kung ano nga ang paratang ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya kinabukasan, pinakalagan niya si Pablo, ipinatawag sa isang pulong ang mga punong pari, high priest, at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, at ipinaharap si Pablo sa kanila. So yan yung scenario, nasa council siya, kasama ang mga punong kataas-taasang kapulungan, mga punong pari or the high priest. And Paul, looking intently. Binabasa ko yung word pinag-aaral. Anong itsura ng looking intently? No? Nakaganon ba? No, he is talagang confident siya dun sa testimony niya. Kaya nga sabi niya, I live my life with a perfectly good conscience. Pero pag uusapan natin ng good conscience na yan. Of course, nakilala natin si Pablo na pumapatay ng mga Christian. So ano ibig sabihin nun? Good conscience pa rin. Of course, mamaya mapapag-usapan natin. Pero looking intently sa council, meron siyang confidence. Di ba mapapansin nyo? Ito, ewan ko, nararanasan siguro natin ito at saka ng mga kabataan. Minsan pinag-usapan namin before. Di ba pagka may mga kasalanan tayo, ni tumingin sa mga leader natin sa mata, hindi tayo makatingin. Kahit hindi naman niya alam yung istorya mo. Nararanasan niyo ba yun? Pumunta kayo ng church, pero deep inside, ewan ko ha, baka ako lang yun ha. Pero baka naranasan niyo to. Deep inside, hindi ka makatingin sa mga leader, dati noon, nung kabataan ako, hindi ako makalapit kay pastor. Hindi ako makatingin sa mata niya. Kasi alam ko, deep inside, may mga ginagawa akong hindi maganda. Tama ba? May mga ganun kayong experiences? Because we know what is inside of us. Pero si Paul, looking intently at the council, he said, "Brethren, I have lived my life with a perfectly good conscience before God up to this day."
So ano ibig sabihin ng good conscience na sinasabi ni Pablo? It does not mean that all his actions had always been right. It does mean that Paul felt no guilt for anything he had done in spite of the Sanhedrin's accusations. Wala siyang guilty feelings dun sa lahat ng ina-accuse sa kanya. Yun po ang ibig sabihin no, na hindi ibig sabihin na malinis yung konsensya niya kahit mamamatay tao siya before. Hindi po yun. Dun sa accusation na yun, malinis siya, sabi niya. Kasi, he is in the light. Kung dati nasa dark siya, pero yung konsensya niya nun, hindi good. Ano ba ibig sabihin ng mga conscience, ng conscience sa Bible? So may mga iba't ibang klaseng conscience. Weak, wounded, defiled, evil, and seared. And then, merong good, blameless, and clear conscience. So dun tayo muna sa parang negative. So ayan, hindi natin siya i-discuss ng mahaba dahil it can consume a one sermon about sa conscience lang. Pero mabilis lang siya. If we are living in the dark, meaning if we are not in Christ, we have this kind of conscience. Although if maybe we can be in Christ but mayroong weak. Pero ang pinakamahirap dito yung seared, yung evil conscience, yung seared, kalyo na. Once so covered with scar tissue from habitual sin that it no longer responds to prodding of divine truth. If we are in sin, our conscience is seared, is defiled, evil. Pero sa isip natin, tama yun. Yun yung delikado sa conscience. Ang conscience, hindi siya yung nagdi-dictate ng right and wrong. Ang nagdi-dictate ng right and wrong is the Word of God. But our conscience is a window to assess if we are in the light or in the dark. And if we are in the dark, our conscience is corrupted. Alam niyo ba yung kantang, kung ano yung nasa puso mo, sundin mo? Sinusunod niyo ba yung puso niyo? Eh, ang sabi ng Bible, nang pinag-aralan ko, the heart is deceitful. Who can understand it, sabi sa Jeremiah. Kasi sometimes, if our conscience is defiled, our judgment is corrupted. We judge things wrongly. But there is a kind of conscience, a good, blameless, a clear conscience, a conscience na unang-una, paano ma-re-receive to if we become right with God. So si Paul, meron na siyang good conscience before the Lord because right na siya sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na tama yung mga ginawa niya in the past, but nagkaroon siya ng pagbabagong buhay. Kaya yung conscience na naliwanagan siya kung ano talagang right sa wrong. Dati yung pananaw niyang right is right, but ngayon, mali pala yun. And ano yung response niya nung nakita niya na illuminate siya dun sa sitwasyon niya, sabi niya, I am the worst sinner, diba? Of them all. Parang ganun yung pakiramdam nang na-expose ka sa light. You will see yourself as the worst. Ay mahirap paano pagka hindi naman ako makas. Ganun yung testimony ni Mrs. Before. But ano siya? Wala siya dito eh. Pero pagka mabuti kang tao, ang hirap makita, no? But si Paul, mabuting tao. Paano niya nakita? Si Paul, mabuti. Hindi siya sexually immoral. Marahil. Kasi ano siya eh, sabi nga niya, blameless siya when it comes to the law. Wala kang makikitang butas sa kanya when it comes to the law. Pero nung nakita niya yung righteousness ni Christ, kahit bagana siya kabuting tao, sabi niya, of all the sinners, I am the worst.
See, when we expose to the light everything, we will see every darkest spots una sa ating mga sarili. Then we can discern right from wrong. And if we are not in Christ, in the light, maybe we have a different kind of conscience that we think nasa right, pero mali pala. So yun yung danger ng self-deceive. Sa tingin nila ay saved sila, but they are self-deceived. So mamaya, mas ma-expound pa natin yan. So yun lang, nag-ano lang po tayo dun sa good conscience. Kasi minsan yun nga, ang source ng truth is not our conscience, but the Word of God. And then, verse 2, nung sinabi niya na, namumuhay akong malinis ang budi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na to, ang sabi ng isang punong pari na si Ananias. Pagkarinig nito'y inutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin ito sa bibig. The high priest Ananias commanded those standing beside him to strike him on the mouth. So may pangatlo tayong Ananias na na-encounter sa Book of Acts. Yung unang Ananias, si Ananias yung mag-asawa, si Ananias in Sapphira, and then si Ananias na unang nag-lead kay Paul after yung bulag pa si Paul, si Saul pa siya nun, yun yung isang Ananias, and then binaptized diba ni Ananias si Paul para ma-receive again din yung sight ni Paul. And then the third Ananias was a high priest during the time of Paul's early ministry. So ito yung konting background tungkol sa kanya. According to the Jewish historian Josephus, Ananias was appointed by Herod Agrippa II in approximately 48 AD, known for his harshness and cruelty. Ananias appeared in Acts 23 during Paul's trial in Jerusalem before the Sanhedrin. Si Ananias po ay high priest nung panahon na yon. Pero, as I research yung pagkatao niya, hindi rin siya okay sa mga kapwa niya Hudyo dahil sabi ng ilang scholars, itong Ananias na to ay tuta bata ng Roma. Ayan. So, marahil yung position niya as a high priest ay nakuha niya in a way na political, may mga issue, mga ganun po. So, siya yung high priest na known for his harshness and cruelty. So, ano yung act ni Ananias na high priest? It was illegal and peculiarly offensive to a Jew in the hands of a Jew. Kasi sabi nga ni William Barclay, as he commented on this verse, when the high priest ordered Paul to strike him, he himself was transgressing the law, which said, he who strike the cheek of an Israelite strikes at it, as it were the glory of God. Bawal po yun sa mga Israelita. So, nasa trial si Paul, nililitis siya dun sa kasalanang, sa alam niyang clear yung conscience niya, hindi niya ginawa, at hinahanapan siya ng mali about dun sa law ng mga Hudyo. Pero yung naglilitis sa kanya ay nagva-violate ng law. How would we react? You are on a trial para i-prove that meron kang pagkakamali, pero alam ni Pablo at ng marami at ni God na wala siyang kasalanan. Pero yung naglilitis sa kanya, binaviolate niya yung law. Anong reaction niyo? Mostly siguro magre-react katulad ni Paul, makikita natin. Pero is the response of Paul right or wrong? Yeah, medyo ano natin to eh. Ano yung reaction ni Paul dun sa pangyayari na yon? Paul rebukes the high priest. Then Paul said to him, God is going to strike you, you whitewashed wall.
Do you sit to try me according to the law, and in violation of the law, order me to be struck? Yun yung sinasabi ko nga kanina. Hinahanapan niyo ako ng kasalanan according dun sa law ng mga Hudyo, sabi ni Paul. Pero in kayo mismo, binayolate niyo yung law ninutos ni Ananias na sampalin siya. You whitewashed wall. Ano yung word na whitewash wall? Pinagaanohan ko siya, sabi ko, nung nalaman ko yung meaning nun, parang, sabi, makapag-dwell ng konti dito. Whitewashed wall. Sa ibang version, whitewash tomb. It was an idiom. Pag sinabing idiom, kunyari, meron kang cold feet. Ano ibig sabihin ng cold feet? Hindi literal na malamig yung paa mo. Ang ibig sabihin ng idiom na cold feet is you have fear, takot ka. So pagka ginamit yung cold feet na idiom, natatakot ka, ibig sabihin nun. So dito gumamit si Pablo ng term na si Luke kasi nagsusulat nito. And of course sinabi din ni Pablo, you whitewash wall. Idiom siya, hindi ibig sabihin literal na isa kang kabaong na maputi, na malinis. Ang ibig sabihin nun, hypocrite. Whitewashed wall, hypocrite. Nakita niyo na sa picture, ang puti-puti sa labas. Pero ano nasa loob? Patay. Yun po ang ibig sabihin ng whitewashed wall. Sabi ni Jesus sa Matthew 27 to 28, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of bones of the dead and everything unclean. In the same way, on the outside, you appear to people as righteous, but on the inside, you are full of hypocrisy and wickedness." Ouch. Diba? Woe to you. Si Jesus yung nagsabi nito. Katanggapin nyo ba yung baso na ang ganda-ganda ng sutura? Tapos, pagdating mo sa loob, may mga uod. Diba? Yung baso ng Starbucks, magkano ba yun? Yung may nabibili. Gustong-gusto mo yun. Pag nakita mo sa labas, Starbucks na baso. Pero, pagtingin mo sa loob, uod pala. Ganon po yung ibig sabihin ng hypocrisy. And purity always begins in the heart. You don't clean the outside of the cup, you clean the inside. And the outside will become clean eventually. When all you do is to focus on the outside, when your religion is all about external improvement, you become like a whitewashed tomb. Religion is a subtly dangerous cover-up for spiritual deadness. And ganyan po tayo, kalimitan. Kasama na ako doon. We were born self-righteous because si Adam and Eve ang ating mga ninuno. Kaya napakahalaga po ng small groups wherein we can confess each other's sins. We can and sometimes I struggle with this personally. That's why every time I feel tempted, I go to someone, my mentors, to share even the kind of sin, lalo na pag leaders. Mag-ingat tayo dito. We become whitewashed tomb. Na pwedeng yung cell group natin, pwedeng yung evangelism natin, pwedeng yung ginagawa nating maganda sa Panginoon is a cover up
for our deadness in the inside. Kaya napakahalaga that our heart must become pure. Diba? A pure heart, diba? That's what I long for. Because our heart is deceitful. So kung puro external tayo, we have just religion. Focus tayo, we are clean in the outside. Hindi ko nga ginagawa to, hindi ko nga ginagawa yun, wala nga akong ganyang suot. But on the inside, you're dead. And we become whitewashed tomb. And the danger, sabi diyan ni David Flatt, from the danger of damnation. And yun nga, sa akin, ang greatest tragedy. For me, the greatest tragedy na pwedeng maranasan ng isang Christian, hindi po yung magkaroon ng lindol at maubos yung ari-arian niya. Anumang sakuna na pwedeng maisip natin na masama, na tragedy. Sa akin, ang greatest tragedy ng isang Christian ay they think they are saved but they are self-deceived. And we are all prone to become like that. Kaya we need each other para ma-watch natin yung bawat isa. Kapag may nangyayaring sinfulness sa puso mo, takbo sa leader, confess. Para hindi lumalim. Even dito sa, ang hirap pag self-righteousness. Ang hirap i-confess. Kasi naranasan ko eh. I'm on this part. Na everything you do, parang ikaw na yun. Ganun pala yung feeling. Pag leader. But nakakatuwa because God made me realize that I need Him every moment. So kahit anong ganda ng ginagawa natin sa labas, if we don't possess a pure heart, it's nothing before the Lord. Yun po ibig sabihin lang ng whitewashed tomb. So, anong reaction naman ni Paul after nun? Anong nangyari before after nung nag-speak siya? Diba sabi ni Paul, hahampasin ka ng Diyos, ikaw na mapagkunwari. Nakalukluk ka riyan upang hatulan ako sa kautusan. Ngunit laban sa kautusan, ang ipasampal mo ako. So sinabi ng mga nakatayo roon. So yung mga bystanders, narinig si Paul. Dus na kinurse niya, parang kinurse niya or ginudge niya yung tawag doon, yung high priest. Nilapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos. So the bystander said, do you revile God's high priest? And Paul said, I was not aware, brethren, that he was the high priest. For it is written, you shall not speak of evil of a ruler of your people. So sabi dito, sumagot si Paul, mga kapatid, verse 5, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari, sapagkat nasusulat nga, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. So bakit inilagay ko yung title na Paul's Reaction as a Mature Christian? So yung una, ang reaction niya, medyo mamaya pag-uusapan natin, saan natin ilalagay yung pananaw natin doon sa reaction ni Paul, na nag-outburst ba siya ng emotion? Pero nung nalaman niya na high priest pala yun, nagkaroon ng pagbabago. So, nung sinabi ni Paul na sinabi ng bystanders na huwag kang magsalita na laban dun sa high priest, then Paul is acknowledging his error and certainly recognized the position of the high priest. Even he did not respect the person who was the high priest. So yung word na bumalik siya dun sa law na sinasabi na you shall not speak evil of a ruler of your people, ibig sabihin, ina-acknowledge ni Paul na may mali siyang nagawa.
So hindi ibig sabihin, yun nga yung sabi ni Pastor Walter sa amin, na hindi ibig sabihin na lahat ng nasa Bible ay kagayahin. Even si Paul, at times, may mga pagkakataong, kasi hindi naman siya katulad ni Christ, na blameless and talagang sinless. Pero si Paul, nag-act siya maturely. Bakit? Bakit mature? Kasi nag-humble siya. In-acknowledge niya na mali. Although sabi nga, hindi niya alam na yun pala yung high priest. Dahil marahil nga, sabi ko kanina, marahil hindi alam ni Paul dahil wala na siya dun sa circle of the Pharisees. Pero isa maaari, hindi niya alam kasi nga, baka hindi dumaan sa tamang proseso yung high priest. Na yun. Kaya hindi niya alam na high priest pala yun. So anuman yung reason, still, na siya yung nasa posisyon. And kailangan i-recognize as leader. So, sabi sa Ecclesiastes 10:20, furthermore, in your bedchamber, do not curse a king. Do not curse a king. So, na-recognize ni Paul, kaya sabi ko, mature si Paul because he recognized his fault. And sometimes, ang maturity, it doesn't mean we can do everything. Maturity, when we learn to humble ourselves. Paul did not know or recognize it was the high priest. Pero ito naman yung somehow in defense dun sa reaction ni Paul. Tama ba na i-curse ni Paul yun or hindi ba tama? Pero sabi ng ilan, it was a prophetic word. Nag-pronounce si Paul ng judgment kasi sabi niya, di ba, before niya sinabi na you whitewashed wall, sinabi niya, God will strike you. He pronounced judgment kay Ananias. At after 10 years, namatay si High Priest Ananias sa kamay mismo ng mga Jewish freedom fighters. Kasi nga, kahit yung mga Hudyo, galit doon sa High Priest. Kasi marahil nga, hindi maayos yung kanyang pamamalakad as a High Priest. So, nag-pronounce si Paul ng judgment. But still, hindi natin ma-justify yung ano. So, pero wag natin gagawin yon sa bawat isa rito. When we see other, ang pamamaraan ng Panginoon, when we see other sinning, confront them one to one. Hindi yung, ako sa pastors, may nakita ako sa inyo. Ate Fatima, parang ganun ba? You whitewash wall. Hindi tayo ganun. This is a separate scenario. Baka kasi minsan, when we look at the scripture, yung appropriation niya, ginagaya natin, ay napakahalaga. We need to understand the context and appropriate it. So, hindi po ibig sabihin ganun. We are brothers here, but we need also to review one another in love. Pero yun nga, si Paul ay nag-apologize kasi kinote niya yung Old Testament na you shall not speak evil of your ruler. The law taught that one should not speak evil of a ruler. And ganun din yung New Testament. Naku, napaka ano yan sa Pilipinas. Lalo na where there will be political divisions. And in the church, ganun din. Pero tayo, as Christians, as CTT Pinag-Aralan members, now, we learn, we shall not speak evil of a ruler. Pero hindi ibig sabihin ito, tatahimik tayo kapag may mga injustices, evil deeds. Hindi ibig sabihin, okay lang yun. Hindi lang natin i-curse yung king na parang tayo mismo may problema sa heart natin, hate na. So, hindi ganon. Hindi natin papalakpakan yung mga mali. Hindi natin tayo aayon sa mali. But the meaning of submission is to honor and respect. Dahil ang katotohanan, si God ang naglagay niyan. Malinaw na malinaw yan sa Bible. All authorities, meron lang silang permission for a time. And if that evil ruler will be judged over time. Kitang-kita ko yan sa Old Testament.
Anong pinaka-example na ang naaalala kong pinaka-maganda example? Just kung nag-journey na kayo sa Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, the story of David. Napakaganda ng story ni David. And one of my favorite is si Jonathan. Jonathan, napakaganda pala ng character niya. Best friend ni David. At tatay ni King Saul. Eh, anak siya ni King Saul. Si King Saul become evil eventually. Noong una, anointed siya, kaya lang nawala yung anointing niya. At ang dami pinagbalakan ni King Saul na ilang beses patayin si David. Pero na-amaze ako sa reaction ni David habang binabasa ko yun. Story na yun, napakaganda. Bakit ganito si David? Bakit ganyan si David? Never siya nag-speak ng masama against Saul. Ganun pala talaga kapag ka-connected ka sa Panginoon. You would know what is right and wrong. That's why we need to saturate ourselves with the scriptures. So, eventually, God will judge evil people. So, don't worry. Ang pinakamahalaga, we must be in Christ. Yung Antichrist, pag dumating, it is God's judgment for those who do not worship Jesus as Lord. So, Paul's outburst is difficult to justify. So, naturally, tayo, kapag may mga hindi magagandang ginawa sa atin, may outburst talaga tayo ng emotion. Kagaya ni Paul, nakita natin yung humanity ni Paul. Although, he is, malapit na siya dun sa perfection. Malapit na yun. Kaya nga may mga pagkakataon na binigyan siya ng thorn in the flesh to humble himself na minsan kasi yun nga, pagka nagiging, ano ka na, yung temptation into self-righteousness, binibigyan tayo ng Panginoon ng mga weaknesses to acknowledge that we need Him always. Pero dito, nakita natin na si Paul is a human like us. Maybe he lost his temper. So, ang hirap i-justify nung pangyayari dito ni Paul. But yun nga, it may be also judgment. He pronounced judgment. He prophesied judgment para doon sa tao. At nangyari naman. So, in any case, we should look to his teachings rather than his example. So, idol natin, di ba si Paul minsan, ang galing ni Paul, pero may mga pagkakataon na nakasablay din pala siya. And the reality, bakit we need to recognize it as Christians? Dahil ang totoo, kailangan talaga natin ng Panginoon. Even our leaders fall. Pray for leaders. Pray for your cell leaders, pastors. But again, hindi natin pag-uusapan yun. Ang mahalaga, may nakita tayong lesson dito. So, punta na tayo sa mga huling pangyayari. Acts 23:6-10. Basahin ko sa Tagalog. Nang makita ni Pablo na may mga Saduceo at mga Pariseo sa kapulungan, sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo at ang mga Paris at anak ng mga Pariseo. At dahil sa pag-asa kong muling mabuhay ang mga patay, kaya ako nililitis ngayon." Ulitin, ano ba sa English? "Brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisee. I am on trial for the hope and resurrection of the dead." So kaya siya nililitis because of to prove about the resurrection of the dead. And then, nang sabihin ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at mga Saduceo at naghati ang kapulungan sapagkat naniniwala ang mga Saduceo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel or espiritu. Subalit, ang mga Pariseo naman naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan.
tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, nakapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming nakikitang makitang pagkakasala sa taong ito. Ang malay natin, baka nga kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel. Again, Paul was on a trial because of his testimony of Christ, that Jesus was risen from the dead. And nagalit ang mga tao sa kanila, sa kay Paul, kasi nga, umaabot siya sa mga Gentiles. Yun mismo. So si Paul, ang instruction sa kanya ni God, ay, ni Jesus, ay, you will be used for the Gentiles. Alam ni Pablo na magkakaproblema siya doon dahil ayaw yun ng mga Hudyo, mga Pariseo. Pero, witness kasi siya na si Christ yung nagsabi, resurrection from the dead. So, nagwi-witness siya na si Christ was resurrected from the dead. Kaya niya ginagawa yung mga bagay na pag-abot sa Gentiles. So, he was on a trial about the resurrection of Christ. Although, ang issue kasi talaga, yung Gentiles. So, nagkaroon ng divisions. Yung mga Pharisees, hindi sila naniniwala sa mga anghel or spirito, or hindi sila naniniwala sa pagbuhay ng patay. Yung mga Sadducees pala. Yung Pharisees naman, naniniwala sila. So, ina-identify niya yung sarili niya as a Pharisee din. So, nagkaroon ng dispute. So, division. And pumanig yung mga Pariseo kay Paul. Kaya wala silang makita eh. Na mali kay Paul sa ginawa niya. Kasi nga, naniniwala nga din ang mga Pharisee na pwedeng mabuhay ang patay. But again, si Paul he was on a trial regarding the hope na meron siya. He spoke of the hope and the resurrection of the dead. He often connected the resurrection of the dead to our hope. Napakahalaga po ng resurrection. Do you believe that Jesus was risen from the dead? If we believe, it will reflect in our lives. Magre-reflect yan sa buhay natin. Kasi kung hindi siya na mabuhay muli, tigil na natin itong ginagawa natin. This is a crucial element, yung resurrection. Kaya nga, dapat tayo yung light ng mundong ito. Na kahit anong nangyayari sa mundong ito, bakit ang mga Christian masaya? Masaya ba kayo? Smile nga. Bakit ang mga Christians may peace? Nakikita ba yan? Diba? Madalas ba kayo magising o masarap kayo matulog? May peace. May joy, may peace. Because may hope. Pag nakita tayo ng mga tao, anong sasabihin? Buhay ang Diyos? O patay ang Diyos? O mukha lang tayong patay? Joke lang. Nagigets niyo yung ibig ko sabihin? We have this great hope and joy because we know that Jesus was risen from the dead. Napakahalaga. Crucial element in the gospel is the resurrection of the dead. That Jesus was raised on the third day. Bakit? 1 Corinthians 15 verses 13 to 17. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless. And so is your faith. More than that, we are then found to be a false witnesses about God. For we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him. But He did not raise Him in fact, if in fact the dead are not raised.
For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. If Christ has not been raised, you are still in your sins. And the wages of sin is death. Are you in your sins? We are not in sin anymore. Live as people, holy people. This is the truth. That's why Christ was raised from the dead. So that we become holy. Amazing. Na kahit minsan we are in doubt of our identity, Lord. Am I holy? Why I fall into sin? Again. And if you fall, you can na-acknowledge nyo yun, come back sa Panginoon. Makikita nyo bakit minsan we fall at times. Because nagre-rely tayo sa ating sarili. And minsan, as a reality sa personal kong buhay, when I fall into sin, I see that I really need the Lord. I really need Him, moment by moment. Because there's nothing in the flesh, there's nothing I can do. But praise be to our Lord and Savior Jesus Christ. We are not in sin anymore because He was raised from the dead. Amazing, di ba? Or boring story. Just a story? It's just a story to you na Jesus was raised, yeah. May effect sa buhay mo yung pagkaka-raise ni Christ from the dead. The sting of death is sin. And the power of sin is law. But thanks be to God. He gave us victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor is not in vain. He gave us the victory. So let us live our lives as victorious people. Are we victorious? Are we victorious? Or are you doubting that you are already been victorious because of Christ? So in conclusion, Paul's defense before the council, we can learn important things. The importance yet limitation as a guide of having a good conscience before God. Napakahalaga na we possess a good conscience before the Lord. A good conscience meaning we judge rightly, we assess ourselves rightly, our judgments based on the light, based on the truth of God's word. Not based on what we feel, based on what we think is right, but based on the truth. The sin of speaking evil about those who rule over us. So, natutunan natin about speaking of a ruler and the connection of our hope in Christ and the bodily resurrection from the dead. Christ was resurrected not for nothing. Hindi siya ni-raised para lang pakita na siya yung Messiah. So, of course, yun yung truth. That God can raise from the dead. But if we are in Christ, we believe in Christ, we have been raised with Him already. Sabi dito. Of course, iba pa yung glorified body. But we have been raised with Him. That's why we set our hearts on things above. Dati, patay tayo sa kasalanan. Kaya hindi natin mabitawan. Kasi slave natin yun.
But we have been raised with Christ, yet no longer I who live, but Christ who lives in me. Is Christ in us? Is Christ in us? If you have been raised with Christ, set your hearts on things above. Because one day, we will have to give a defense. Not before the Council of Men, but before the judgment seat of Christ. Si Paul, nagde-defend siya sa council. Nagde-defend siya sa mob. First and second defense. Pero hindi, marahil hindi natin maranasan yung defense na yon. Pero lahat tayo, we will give a defense before the Lord. And anong defense sa inyo? If you will be in a court and God Himself, Jesus, will be your judge, why would I let you into my kingdom? What will you say? In Revelations, the books were opened and all the acts of our lahat ng mga ginawa nating masama, mabuti, nakatala. And the books were opened. And if we will be judged by God according to what we have done, good or bad, walang makakarating. But there is another book, the book of life, that will be opened. And kapag nakita niya yung pangalan mo dun, he will let you into His kingdom. Not because of the good or the bad that you've done, but because of Christ. He will see Christ in us. The righteousness of Christ, the work of Christ. Have you received Christ as your Lord and Savior? Are you going to heaven if God will judge you right now? And don't focus because you're good. You're not. And if you're not in Christ, you will go to hell. But if your name is written in the book of life, He will see you as righteous because God will see you, will see Christ in you. And I see Christ in you. So stand firm. Let nothing move you. Give your lives fully to the work of the Lord. Let nothing move you. Because in the end, we have the confidence that we will be with Christ. Let us all stand and ihanda natin yung communion sa oras na ito. Do you have Christ in your life? If you are in doubt, I want to help you. Is Jesus your Lord and Savior right now? Sa oras na to, there are two things we need to understand in response to the gospel. If Jesus has been raised from the dead, then we have the hope that we will too be raised. Na ito na yung truth. Salvation is a gift from the Lord. Not by works. Not by the good we've done. And ito na yung truth. Jesus died for our sins and He was raised on the third day. If we believe that truth and forsake everything, then we understand the gospel.
Have you understood the gospel? Not here, but by heart. God has saved every one of us. He loves us so much, so that we may no longer live for ourselves, but for Him who has been risen from the dead. We don't need to prove anything before the Lord. We found guilty. We are already guilty. Even doon sa mga slightest sin na nagawa natin. Hindi ka nga nagnakaw ng mga pera. Nagnakaw ka nga lang, kahit nga magnakaw ka ng candy nung bata ka. Hindi ka nga mamamatay tao, pero your heart cursed people. Kinakursed mo yung mga taong sa puso mo, nilapastangan ka. We are all sinners, brothers and sisters. We need the Lord Jesus. O God, sa oras ito, tatanggap po kami ng simbolo ng dugo at katawan ni Kristo na namatay at nabuhay muli para sa aming mga kasalanan. Pero bago namin ito tanggapin, gusto naming i-recognize sa aming mga sarili that we need you, God. We need Christ. Forgive our sins, Lord. Forgive us. We need to repent. Moment by moment, we need to acknowledge that we cannot do anything apart from you. We cannot save ourselves, Lord. But Jesus did. And we believe that. We believe that we are children of God. We believe that we are holy people. We believe that we are righteous before you because of Christ. And because of that, we can live a life worthy of the Lord, fully pleasing unto Him, bearing fruit in every good work, increasing in the knowledge of God. Thank you, Lord. Patuloy na mapasa amin ang iyong anak na si Kristo. Patuloy ka naming pinasasalamatan sa lahat ng ginawa mo sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, naaalalahanin namin ang pagmamahal na ito na ginawa mo para sa amin. Lord, we pray for the element ng dugo, ng simbolo ng dugo at ng katawan ni Kristo. Patuloy na ito ay tanda ng pakikiisa namin sa iyo as we eat the bread and drink the cup. We abide in you. We know it is a symbol that we abide in you and you in us. And thank you, Lord, for this element. Sa oras na ito, kunin po natin ang ostya, simbolo ng katawan ni Kristo. Tapos maghaponan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ni... Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiriso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Tagapin po natin ang simbolo ng katawan ni Kristo. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi,
Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at na ito at iinom ng kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Sa oras na ito, magwakas po tayo sa isang benediction. Babasa po ako sa 1 Thessalonica chapter 5 verses 23 to 24 and then 28. Sabi dito, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. To God be the glory. May isa pa pong palakpak ng pasasalamat para sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay nga po na ang bawat isa ay walang kabuluhan kung wala ang pagliligtas ng ating Panginoon. Ang sabi po kanina, namatay at nabuhay ang ating Panginoon to save us, to free us from our sins. So today, as we continue to worship our Lord, let us enjoy the moment na tayo ay Kanyang iniligtas. Continue to confess that God, Jesus Christ, is our Savior, our Redeemer. Let's enjoy the gift of salvation. Amen. Let's sing for God. Praise God.